Diniklara ng Korte Suprema na labag sa ating saligang batas o konstitusyon ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatagdasan na noong December 5. Pinabura ng Supreme Court ang petisyon na kumikwestiyon sa legalidad ng batas na naglilipat sa petsa ng halalan sa October 30. Pero nakasaad sa desisyon na dapat ituloy ang barangay at SK election ngayong taon, gayon din ang susunod na halalan sa unang Lunes ng Disyembre ng 2025. Iniyan ang petisyon ni Attorney Romulo Macalintal, Albert Hidalgo at ilang pang abogado. October 10, 2022 nang lagdaan ni Pangulong Marcos ang batas para ipagpaliban ng halalan at maggamit ang pondo sa pagtugon sa pandemya. Tiniyak naman ni COMELEC Chairman George Garcia na tuloy ang halalan sa October 30 at nakapag-imprenta na sila ng mga balota. Wala rin anyang epekto sa halalan ang desisyon ng Korte Suprema pero lalabas na 2 taon lang ang magiging termino ng mga mananalong kandidato. Po ang susunod na eleksyon dahil diniklara ng unconstitutional yung eleksyon na nagpo-postpone, dapat po kasi ang susunod na eleksyon after ng October 30 ay sa 2026 na. E lumalabas po ang sabi ng Korte Suprema, ang susunod na barangay ng SK after ng October 30 ay sa December 2025. Iyon po si COMELEC Chairman George Garcia. Tinutulan ng ilang lokal na opisyal ang panukalang ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan election sa Negros Oriental. Kasunod ito ng manifesto ng siyam na alkalde na humihiling na ipagpaliban ng halalan dahil sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pang biktima na massacre. Kabilang sa pumirma sa manifesto ang byuda ni Governor Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo. Ayon sa sanggunian panlalawigan, pangkalahatang mapayapa naman sa Negros Oriental at isolated lamang ang kaso ng pagpatay kay Governor Degamo. Sinabi naman ni COMELEC Chairman George Garcia na pinag-aaralan na ang posibilidad na ipagpaliban ang halalan sa piling bayan sa Negros Oriental. Katulad halimbawa yung history doon sa munisipyo na yan. Wala naman talagang history of violence dyan in all the elections. Tapos maliban sa yung crime rate dyan ay napaka-stable at the same time napaka-baba. Siguro naman parang napaka-unfair naman doon sa bayan na yun na bigla mo na lang i-postpone. At parang ang dating doon ay mukhang magulo nga ngayon yung bayan. But that will be contrary to all the empirical evidence that we have. Posibleng ilabas ng COMELEC ang desisyon sa huling linggo ng Setyembre o unang linggo ng Oktubre.